Ipinaliwanag ko sa nakaraang press briefing ang ating strategiya sa matinding pagsubok ng COVID-19. Mas malawak ang targeted testing, mas maraming isolation centers, mas matinding tracing at mas matinding treatment para sa mga nagkakasakit. Pinakilala ng inyong spokes ang apat na Philippine anti-COVID-19 SARS. Si Secretary Vince Dizon bilang Chief Testing SAR, Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Chief Tracing SAR, Public Works and Highway Secretary Mark Villar bilang Chief Isolation SAR, and Health Undersecretary at Head of the One Hospital Incident Command, USEC Leopoldo Bong Vega bilang Chief Treatment SAR. Silang apat ay nasa ilalim ng National Task Force Against COVID-19 sa pamumuno ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Maliwanag po ang trabaho ng bawat isa at kung halimbawang may pagkukulang, matutukoy agad kung saan. It will be accountable, all will be accountable for their COVID response. COVID-19 updates naman po tayo, no? Ano pong sitwasyon sa COVID-19 sa bansa? Meron po tayong 35,036 or 36 active cases based sa huling report ng DOH. Sa mga active cases, 92.2% ang mild, 7.1% ang asymptomatic, 0.4% ang severe at 0.3% ang critical. Ang magandang balita po ay patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. May 4,325 ang nai-report na gumaling kahapon po. Ito po ang pinakamataas na bilang na na-recover o naka-recover sa loob ng isang araw. Ang sumatotal ay mahigit 20,371 ang ating recoveries. 65 naman po ang nai-report na binawian ang buhay ng dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami sa mga pamilya. Sumatotal ay mayroon na po tayong 1,599 na deaths. Sana po ay patuloy na bumaba ang namamatay araw-araw po. Ito po ang dalangin ng lahat. Ang inyong lingkod kasama ng iba pang mga miyembro ng IATF ay naimbitahan po ng lungsod ng Taguig. Doon po inanunsyo ni Secretary Duque at ni Secretary Vince Dizon ang Oplan Kalinga. Ano ba ho ibig sabihin nito? Lininaw po nila na ang pupwede lamang mag-home quarantine ay yung merong mga sariling kwarto, merong sariling toilet at hindi wala pong kasamang matanda, di naman kaya may sakit or buntis sa kanilang mga tahanan. Kung meron po at kung wala po talagang sariling kwarto at walang sariling banyo, ang Oplan po ay sila na po ang susundo sa atin at magdadala po sa mga isolation centers. Air-conditioned po lahat ang isolation centers natin. Libre ang pagkain at meron pang libreng wifi. So, sa lahat po ng asymptomatic or mild na walang sariling kwarto, walang sariling banyo, may kasamang matanda, buntis, or mayroong karamdaman, welcome po kayo sa ating mga isolation centers. Isa pa pong magandang balita na anunsyo po kanina ni Secretary Vince Dizon ng ating testing SAR na ubaapot na po sa 1,000,000 ang ating na-test sa pamamagitan ng PCR. Nakaka 25,000 na po tayo kada araw ng actual testing at malapit na po tayo sa target natin na 30,000 PCR tests daily. Meron din pong 500 bed capacity na bubuksan ang Taguig Local Government sa Upper Bicutan. At sa Taguig po, ito pong mabuting balita sa mga Taguig o yung merong pong interes sa Taguig gaya ng mga nagtatrabaho sa Taguig, libre po ang PCR tests. At kanina po, tayo po ay gumamit ng kanilang drive-through swabbing facility. Hayan po ang aking larawan. Mabuti na lang hindi nakita habang pinapasok ang swab sa aking ilong. Pero ito po ay proyekto ng Taguig Local Government. Nagpapasalamat po kami at nagpupugay po sa Taguig Local Government. Maya-maya lang po kasama po natin si Mayor Lino Cayetano para siya na po ang magbalita kung anong mga hakbang na ginawa ng local government ng Taguig para po labanan itong pagsubok ng COVID-19. On other matters naman po, isa na namang good news, nagsimula na po ang operasyon ng kauna-unahang airport sa Pilipinas na may dedicated COVID-19 PCR testing with molecular laboratory. Ito po ang Pactan Cebu International Airport.
Kaya ng lab na mag-process ng 1,500 to 3,000 tests kada araw at kayang makuha ang test results sa loob ng 24 oras. Ito po ang shortest time in the country to release swab test results. Well, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Ang ating panauhin, gaya na aking sinabi kanina, walang iba po kundi si Mayor Lino Cayetano. Ay, wala pa pala si Mayor Cayetano. Pero siguro po, habang wala pa si Mayor Cayetano, mag-proceed na po tayo sa ating open forum. At kung nandiyan na po si Mayor Cayetano, ay pagbibigyan po natin siya. No? So, ang unang question, Joyce Balancho of DZMM, please. Yes po, good afternoon, Secretary. Sa speech po ni President Duterte, he mentioned about an oligarchy na binuwag at sinira po niya. Just for the record, who is the President referring to? He's referring po to the oligarchies that he has dealt with personally. Nandyan po yung unang away niya with Lucio Tan, pero nagbayad po ng pagkakautang sa airport lang si Lucio Tan. At nandyan po yung mga water concessionaires. No? At dahil talaga namang sinabihan niya, talagang baguhin nyo ang kontrata, hindi nyo dapat maging agrabyado ang taong bayan. Kung hindi, ay ipakukulong ko kayo. No? At pumayag naman po na magkaroon ng amended concession agreement ang dalawang Taipans na MVP Group at ang Ayala Group. Apo, hindi po ba, are you saying, sir, that this is just a coincidence that the President mentioned this immediately after Congress denied the franchise application of ABS-CBN? I believe so, kasi palagi naman yung sinasabi sa mga talumpati niya, yung mga oligarchs na talagang siya mismo ang bumuwag. No? Ito naman pong kaso kasi ng ABS-CBN, kaso po na nag-expire ang prangkisa at hindi po na-renew ng Kongreso. Apo. On another topic po, still on the speech of the President, he also mentioned about discouraging his daughter, Sara Duterte, from running for presidency. Clarify ko lang po kung ano ibig sabihin ni Pangulo dito sa linya na ito. Sabi ko, magtrabaho ka dyan, wala kang makuha unless gusto mong mamera, akaya. What does this mean, sir? And how do you reconcile this statement to his previous statements na galit siya sa korupsyon, ayaw niya na binubulsa ang pera ng gobyerno? Malinaw naman po ang palaging sinasabi ni Presidente kay Mayor Sara. Talagang it's a thankless job. It's all sacrifice, walang return. And ayaw niya na ganyan yung buhay niyang kanyang anak, no? So he's saying it's the most thankless job in the country and he has said that consistently. Pero sir, yung part po na sinabi niya, wala kang makuha unless gusto mong mamera, akaya. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Well, talagang wala kang, yun nga eh, thankless nga po eh. There's no gain to becoming a president unless you're corrupt. So it's all public service. That's what he's saying. Okay, last na lang po for me, sir. He also mentioned about being open dun sa borders ng country for trade, lalo na daw po ang coal. Can you give us more details on this, sir? What will be our next steps? Ano yung last na sinabi mo? Yung maging open sa borders? Yes po. Yung may nalagay po si Pangulo Duterte na he's ready daw po i-open ang borders ng Philippines for trade. He also mentioned coal. Very important daw po ang coal sa trade. Ano po ang details nito, sir, and ano yung next steps? That's about the economic integration that is being implemented through ASEAN po. That's really a zero tariff or minimum tariff for intra-ASEAN trade. It's a common market po. Thank you, sir. Well, nandito na po sa linya natin si Mayor Lino Cayetano. Mayor, congratulations sa iyong event kanina. So, we invited you to share with you the experience of Taguig by way of best practice ng LGU. The floor is yours, Mayor Lino Cayetano of Taguig. Magandang tanghali, Sec. Harry. It was a very good morning, sir. Thank you for visiting us also in the studio. Pwede pong masishare ko lang ho yung aming TV strategy that was adopted, locally adopted. It is the national framework for battling COVID-19. So ito po ay isang programa na inadapt namin sa LGU base po sa itinaba sa aming utusan ng national government. So that community strategy. Next slide po. So unang-una ho, really the key from transitioning to ETQ, to the normal, ay talagang mamaster natin itong TV na to. It is really be able to
trace, to be able to test, to trace, to treat. Nakita po natin talaga yung consequence ng total lockdown. So habang dahan-dahan tayong nagbubukas ng ating ekonomiya, makabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan, kailangan ho mas maging agresibo tayo dito sa test, trace, and treat. Next slide po. So ito po yung daily update namin, no, sa lungsod ng Taguig. Next slide. So, next slide po. So, yung Taguig ho, so ito ho ang criteria namin for testing. Next slide po. So, unang-una ho, paano tayo nakakapag-test ng agresibo? Sa lungsod ho ng Taguig, ang ginawa ho namin, more ways so that citizens can be tested. Mas maraming paraan para ho matest natin ang ating mga kababayan. Kanina ho, masaya kami dahil na saksihan ho first hand ng ating kalihim na Secretary Hari yung aming drive-thru testing. So, doon sa mga sasakyan, meron kaming drive-thru testing every Wednesday and every Friday. Sa aming mga health centers naman, at 31 health centers, all 31 health centers, have the capacity to do testing. So lahat ng mga health center na rin namin ay nagte-testing. Ang aming local hospital, meron rin testing, at meron kaming SEDS testing team na naka-ambulansya na pupuntahan ka sa bahay. So yung isa po namin nakikitang key ay to make testing really available. No? Hindi lang yung access to the laboratories na ibinibigay sa amin ng national government, laki ng tulong ng national government, we have access to more testing laboratories, pero yung kakayahan rin ng LGU na mag-swap. Next slide po. Pero overnight po, masaya po kami dahil biglang dumoble yung aming kapasidad. Kahit na po agresibo na po kaming mag-test, we were happy when the national government opened yung national testing facility. Yung isa po malapit sa amin dito, sa lungsod ng Taguig, bukas po sa ibang mga syudad, at automatically from 1,000 a day, kaya na namin mag 2,000 a day because of this testing facility. So it is really the work of the national and the local government working closely together and the private sector. Next slide. So papansin nyo, dahil maraming nagtatanong, no, nakikita natin na tumataas yung ating mga kaso. Totoo po yun. Pero isa pa rin sa mga rason, bukod dun sa transition natin sa GCQ, mas maraming taong gumagalaw, mas maraming bumabalik sa trabaho, kailangan rin ho natin i-factor in na mas malaki ho yung kapasidad natin for testing. So hindi ho natin maihiwala yun. Kung titingnan niyo ho yung graph na to, yung blue line, yan yung number of tests. Makikita niyo ho, after nag-test kami ng 3-4 sa isang linggo, after 1 week, umaas yung mga kaso natin. So lagi kong pinapaalala dito sa Taguig, sa mga kababayan ko, hindi ho masama na agresibo tayong nagtutukoy na mga may sakit. Kasi mas maganda ho, nakikita natin sino ang may sakit. So talagang as we aggressively test, the number of cases will also go up. Next slide po. So sa testing ho, we're happy to report na nahit po natin yung target na international sa lungs namin. We are now at 2.1 population. So compared ho sa ang mga bansa, yung iba-ibang mga benchmark, ibang mga countries. I know Secretary Pinto said that we have a target of 2% in July and 10% by the end of the year. So right now, ang Taguig is 0.31 at 18,500 tests. Next slide po. So yun ho ang testing na. Test as much as possible. Pangalawa ho, trace. Ito ho yung contact tracing team naman po namin, sabi po natin sa loob ng Taguig. Unang-una ho, yung aming SEDSU team, yung epidemiology and surveillance team. We have 12 full-time contact tracers. Simula ho, nung March, yan pa lang ho yung umiito. Ngunit kami, habang dumadami ho, nagkaroon tayo ng community transmission, habang dumadami yung kaso dito sa NCR, we started activating two more teams. So unang-una, yung emergency response for notifiable infections and emergency disease team. Full-time ito. So we have 31 teams na konektado ko sa mga health center namin. We have 28 barangays, 31 health centers. Merong dedicated team, contact tracing team, 5 members each. And then meron kaming dalawa pa
for the businesses. Dahil minsan, yung infection nangyayari sa opisina, kailangan rin may team na doon sa team. So that's a full-time contact tracing team. Ngunit minsan, kulang pa rin yan, lalo kung sabay-sabay sa isang lugar, nandyan po yung word natin, Barangay Health Emergency Response Team. At ito po yung isa sa mga sikreto natin sa Lungsod ng Taguig. Talagang yung tumutulong po dyan, yung fundasyon, yung contact tracing at disease surveillance, ay yung barangay health workers. So we have more than 800 barangay health workers in the city of Taguig. At yan ho, sanay talaga magbahay-bahay. Sanay magbahay-bahay para kung meeting kung sino may buntis, may diabetes, dahil sa Taguig ho, nag-deliver kami ng gamot. So sanay mo sila, tinggala nila yung komunidad. Sila ngayon yung nag-assist sa disease surveillance at contact tracing. Muling-huli ay yung ating mga kababayan, no? Citizen number 5, and that's very important. In fact, sa pyramid namin, yan yung pundasyon. Dahil sabi nga ni Tech Duque, we need to do active disease surveillance. Ibig sabihin, hindi pwede yung gobyerno lang na nagkakatok. Kailangan ho, yung mga kababayan natin, agresibo. Pag alam nilang meron sa komunidad o sila man sa pamilya nila may sakit, kailangan itawag kaagad nila. Next slide. So huling-huli ho, yung treat, no? Pag sinabi nating treat, kasama ho dito yung ating i-hospital. Nawala ang sound system ni Mayor Cayetano, no? So anyway, go ahead, Mayor. Sorry. So last po yung treat, no? Pag sinabi nating treat, kasama ho dyan yung pagpapa-hospital natin sa mga kailangan na paggamutin. Ngunit kasama rin dyan yung ikwento kanina ng Kalihim, no, na si Secretary Bisbison, yung pagka-quarantine natin sa ating mga kababayan na asymptomatic o may mild na kaso. Ito yung mga hindi naman kailangan ma-hospital, pwede pang pagaling sa bahay, pero kung walang kapasidad mo na mag-quarantine sa kanilang bahay at maaaring makahawa pa sila ng kanilang mga kapamilya, ay iimbitahan natin na i-quarantine natin at aalagaan natin. So ngayon ho, we have four facilities, pero we are happy to announce earlier today that we will open a 500-bed capacity facility dito sa My Lower Bicutan and a 100-bed capacity dito po sa BGC, dito sa BGC. So ito ho yung, sige po, next slide po. Next slide po. Next, yan po. So ito ho yung 500-bed facility that we will be launching. 100 beds are available now. It's near our lakeshore in the city of Taguig. Next slide po. At itong template po na to, nakuha namin to sa DCWH. Napakaganda nung plano, disenyo, at forma nung inahanda na Kalihim naman na Mark Villar. So sa lungsod ng Taguig, we adopted the design, and although locally funded, we're closely coordinating the national government. So, makikita nyo, individual po sa mga kwarto yan, 500 individual rooms. Diyan po namin iimbitahin yung mga kababayan natin, i-quarantine, para maalagaan at matutukan sila hanggang sa paggaling nila. Next slide po. Next slide po. Yun po, no, yung aming strategiya sa test, trace, and treat. Yan ho yung adaptation, no, yung implementation. The strategy came from the national government. Guidance and the direction came from the national government. But laging dilin natin, magaling at masipag nating DILG, Secretary Anyo, na talagang kailangan pukpok sa implementasyon kami mga LGU. So we continue to work closely with the national government. And we continue to follow the direction set by the Interagency Task Force and the Joint Task Force. Mayor, yung treaty strategy natin. Mabilis lang po. Ano po yung granular lockdown na ginawa nyo sa isang construction area dyan sa Taguig na naging dahilan na hindi nyo na sinara yung buong BGC? No? Dahil kung sinarado ang BGC, you would have lost more or less 16 billion pesos. Paano niyo po ginawa yung granular lockdown sa isang construction site? Opo. If you'll allow, Tech Harry, no, we have a few slides. Lima lang po. So, napabalita, no, pwede na po i-flash yung slide. No? Pero siguro ho, nabalitaan ng ating mga kababayan, meron kaming lugar dito sa BGC na nagkaroon ng 300 cases
Pero maraming hindi nakakaalam ho na yung lugar na to, yung construction site na to, ay ngayon ginagamit namin na ehemplo, no, para dun sa granular o sa localized quarantine. Nangyari ho to, no, sa malapit na koordinasyon ng aming local stakeholders, yung BGC community, maaga pa lang ho, nung nakita natin na mayroong itakip doon, sinuntahan na kaagad ng aming local SEDSU. On the same day, that was June 24, we immediately conducted tests for Zika, for Dengue, and for COVID. On the same day, wala pa hong kompirmasyon, wala pa hong positibong kaso, sinara na ho namin. So on June 24, when it was first reported, at ininspeksyon namin yung construction site, we did testing, but we already closed the location. So 3 days later, nung lumabas po yung resulta na merong 7 positive cases, we decided, with the help of Secretary Vince Tison, because I reported to him the case, sabi niya, ilan ba ang construction workers dyan? Sabi namin, around 700. So sabi niya, sa tulong ng National Testing Facility, we can test everyone. So we tested all 700. Ngunit mula sa unang pagpasok pa lang namin, June 24, wala na hong lumalabas at wala na pumapasok. Even before the first reported case in the construction site, the place was already locked down. So ngayon ho, we're excited in 10 days na i-clear yung lugar, no, yung first spot na nagpositibo. Gusto ko makita na ma-report namin sa inyo na recovered na ho sila. And in 15 days, inaasahan namin, no, hopefully, God willing, all 300 will recover well. And we really feel na dahil maaga at agresibo yung naging pag-lockdown natin dito, yung 300 na kaso na yun, napigilan namin kung sa pag-ikot sa buong syudad namin. So, BGC is a city of 100,000 residents. Yung 300 po sa loob ng construction site na contain natin, there are around 20 infections, current infections lang, current cases, in the rest of Barangay Fort Bonifacio. So, nakitiwala ho kami yung receive localized lockdown, para ho transitioning, heading towards the new normal. So, the area na may fast, localize the infection, test, trace, and treat. Thank you very much and congratulations, Mayor Lino. Please remain to be with us dahil baka meron pong mga tanong ang members ng Malacañang Press Corps. Yusek Rocky, for your questions, please. Good afternoon, Secretary Roque. Question from Virgil Lopez of GMA News Online. China on Monday rejected the Philippines' call to comply with the 2016 arbitration ruling that nullified its massive claim over the South China Sea, calling the decision illegal and invalid. May we get Palace's reaction to this? What can the government do in order for China to comply with the ruling? Well, unang-una po, talagang hindi tayo nagkakasundo sa bansang China tungkol dyan sa arbitral award na yan. No? Sinasabi natin na partido ang China sa UNCLOS na meron pong mandatory dispute resolution na ginamit natin at ang naging resulta nga ay yung award. No? Pero let's just say that we will agree to disagree, pero meanwhile, itong disagreement natin ito ay hindi dahilan. No? At hindi naman po ito ang suma total ng ating relasyon sa China. We will proceed po, isusulong natin ang po pwede natin isulong sa ating pagkakaibigan sa China, yung mga bagay-bagay na may relasyon sa ekonomiya at sa kalakal. At isasantabi muna po natin yung mga bagay na hindi mapagkasunduan kasama na po itong territorial dispute na ito. From Salarino Monte ng Manila Shimbun, reaction daw po ng Palace on the statement of U.S. Secretary of State Mike Pompeo that the world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire. His statement came a day after Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin said that the ruling of the Permanent Court of Arbitration 4 years ago is non-negotiable. Well, siyempre po, ako ay tagapagsalita ng Pangulo. Ulitin ko lang po ang sinabi ng Pangulo. No? Ang huling pronouncement po ng Pangulo tungkol dito ay sinabi po niya doon sa ASEAN Summit, no? Na ginanap po na online. Ang sabi po ng Pangulo, talaga naman pong yung mga bansang Amerika at ang China ay patuloy na maghihiyakat
o hihikayatin tayo na sumapi sa kanilang kampo, no? Kinakailangan ang ating position po dito ay isulong natin ang pangnasyonal na interest natin, at kinakailangan po ang resolusyon sa South China Sea ay sang-ayon po sa batas, no? At sinasabi nga po natin na ang lahat ng mga interesado dito sa West Philippine Sea dispute, kinakailangan ma-resolve ito sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Yes, thank you, Yusek. Tricia Trada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, how did the IATF interpret this data, yung pagdami po ng kaso ng COVID cases natin vis-a-vis hospital capacity? Hanggang saan po, sir, yung kaya natin? And at this rate where a number of hospitals express that they have reached their full capacity for COVID cases, do you see our healthcare capacity getting overwhelmed too soon, or it overwhelmed? And sir, sabay ko na rin po, no, there are unverified reports na some hospitals are having a hard time collecting from PhilHealth. Has this reached the government? Ano pong plano natin tungkol dito? On your first question, no, dalawa po yan, no, yung doubling rate, daily doubling rate na nasa 7 to 10 days po ang Metro Manila. So, mabuti naman po talaga tayo, no, na hindi po talaga tayo dapat tumaas ng klasifikasyon, no. Pero hindi rin po pwedeng magluwag kasi ang MGCQ po ay almost sa 18 days po yan, no, yung case doubling rate. Sa critical care capacity, yung nag-meeting po kami, 60%, ang sabi po ni Yusek Vega ngayon ay nasa 70% na manageable naman po yan. Explain ko lang po na ang trabaho talaga ni Yusek Vega ngayon, no, ay siya yung nagko-coordinate sa mga hospital, siya yung nagli-liaison para kung puno na ang ICU ng isang pribadong hospital, merong mapagre-referan na hospital. Hindi itataboy ang pasyente dahil wala na silang espasyo, sasabihin kung saan dapat pumunta. Dahil overall, sapat-sapat naman po ang ating mga hospital beds, kasama na po dyan yung ating mga ICU beds. So kung puno na ang hospital na gusto niyong pasukan, sasabihin naman po kayo kung saan po pwede magpunta kung kinakailangan ng ICU care. Now, last point po, yung hindi pagbabayad ng PhilHealth, alam niyo naman po, no, talagang ang PhilHealth, malapit po sa aking advocacy yan. No? Pero sabihin na lang po natin na this has been discussed at ang alam ko po si National Implementer will have discussions with General Morales, no? Dahil importante po na ang mga hospital will have the confidence to admit COVID patients dahil alam nila mababayaran naman sila ng case rates for COVID. Yes, next question please. Tapos na ba si Trish? Nag-freeze. Trish? Pero tatlong question na yun actually. Hello, Secretary. Yes. Hello? Nag-freeze ka. Yes, alam mo, mahina talaga yung internet mo where you are. Apo, yung sa IATF po na meeting, yung based po dun sa initial recommendation sa mga local government units, sir, meron na po bang nag-apila na LGU if they want to have an easing in the restriction or stricter restrictions? And si President, sir, I understand bukas po magsasalita. So bukas po ba siya makipagtulong sa IATF or ngayong gabi po? Well, unang-una, mamaya pa lang po yung aming pagpupulong, mamayang hapon po, no? Dahil maraming mga schedules yung mga miyembro ng IATF, hindi po po pwedeng ganapin na mas maaga yung meeting. So mamaya ko rin po malalaman kung mayroong mga syudad at mga probinsya at mga rehiyon na umapila, no? At mamaya rin po yan didesisyonan para magkaroon ng final recommendation sa ating presidente. Well, nabanggit ko na po yan dahil mamaya pa lang ang meeting natin ng IATF, umaabot po yan hanggang alas 9 ng gabi, lalo na kapag meron mga apila, bukas na po maa-anunsyo ng presidente dahil mamaya pa po ma-finalize yung recommendations. Sir, okay? Last question po. Since malapit na po yung SONA, sir, kumusta yun po natin? Medyo ibang topic naman po. Saan na po tayo sa laban natin sa droga po? Nako, bago nga yung topic na yan, no? But I will have figures siguro in a later press briefing because I don't have the figures now, no? But the President remains confident that we are winning the war against prohibited drugs. Record holds po o record na paghuhuli ng mga pinagbabawal ng droga ang nangyari sa mga nakalipas na mga araw. Bilyong-bilyong halaga po ang nahuli ng PDEA at ng ating kapulisan, no? But I can probably give you a more comprehensive response if you want in a later
briefing. Thank you. Thank you, Secretary. Back to you, Secretary. Thank you, Trish. Secretary, tanong from Francis Wakefield of Daily Tribune about ABS-CBN pa rin, PRD speech to Sulu commented on destroying oligarchy without declaring martial law. Obvious na he is referring to the Lopez's of ABS-CBN. Any comment on this, sir? Hindi po obvious yun. Ang sabi ko po, he must be referring to the oligarchs which he named and he actually threatened to destroy but reconsidered matapos po. Unang-una, si Lucio Tan nagbayad ng pagkakautang sa airport. Pangalawa, si MVP Group at ang Ayala Group po sa, dahil sa matindi nilang pagtulong sa panahon ng COVID. That's a matter of record naman po. So, Francis, it's not obvious. From Jopel Peleño of DWIC, dumating na po dito sa bansa mula abroad ang OFW na ina ng dalagitang ginahasa at pinatay ng dalawang pulis sa Kabugao, Ilocos Sur. Hinimpo niya sana'y agad nang makauwi at huwag na po sana siyang paabuti ng dalawang linggo sa isang quarantine facility. Humihingi lang po siya ng kahit konting pangunawa o konsiderasyon para daw po masilip yung bangkay ng kanyang anak at matutukan na po ang kaso nito. Mayor Lino, are you on the line? Mayor Lino? Yes, sir. Pwede ba hong i-request ko na na magpadala na lang kayo ng swabber kung nasa naman itong nanay ng biktima na napatay, no? Dahil alam ko sa Taguig, one day lang, para after one day, makauwi na siya sa Ilocos Sur. Can I ask that from you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Please, yan po ang kasagutan. Si... within the day po. Okay. Okay, yan po ang kasagutan. Action agad kay Mayor Lino Cayetano. Magpapadala po siya ng swabber kung nasa naman si nanay. At within the day, may resulta nang siya makauwi na sa Ilocos Sur. Next question, please. Thank you, Mayor. From Rosalie Cos of UNTV, bakit po hindi si Secretary Duque ang treatment czar? Does this mean po eventually Yusek Vega will replace the health chief? Okay, linawin ko lang po, no? Ang designation po ni Yusek Vega is he is the one hospital incident, no? Command. So, kaya po tinawag namin siyang treatment czar kasi siya yung nagko-coordinate sa lahat ng mga hospital na kung saan po pwede pumunta ang mga pasyente. Yun lang po yun. Because he is the one hospital incident command in charge. Head. Okay? Joseph Morong, please. Thank you, Yusek. Sir, good afternoon. Sir, regarding the community quarantine, over the weekend, si Secretary Negrales said that mag-MGCQ kapag kaya at mabilis yung mga LGU na makapag-lockdown or another option is GCQ para to give them time to adjust. Meron ba siyang alam na mga areas already na you also know na kung saan ilalagay? Hindi ko po alam. Or GCQ? Hindi ko po alam dahil sa huling meeting ng IATF talagang hindi po na-discuss ang MGCQ for Metro Manila. I leave it at that. Okay. Sir, si Mayor Sara po sa Davao, no? Already announced yesterday that Davao is going back to GCQ. Ngayon, that means na yung pong LGUs have been informed by the IATF. Meaning, number one, yung pong yung IATF already has a list of recommendations with regard to LGUs and their corresponding CQs. Specific to that, sir, can we already announce yung pong recommendation that will be up for the President's signature approval? Hindi pa, Joseph, kasi pag-uusapan pa lang mamaya yung mga apila, no? So wala pa pong final na rekomendasyon para kay Presidente. Hindi ko po alam kung nag-apila po ang Davao City kasi mamaya ko pa lang malalaman yung mga lugar. Ang positibo ako na nag-apil po, Bacolod, no? Bacolod City, I'm positive they appealed. Okay? To what CQ, sir? I think, hindi ko po maalala, no? But I'm sure there was an appeal filed by Bacolod City. Titan sila. Hindi ko maalala. All I know is that there's an appeal from Bacolod. Hindi po ako sure kung nag-appeal ang Davao. Mamaya ko pa po malalaman, Joseph. Kasi hindi ko naman kinakausap araw-araw yung sekretariat ng ITF. Only during the meetings. Sir, kahapon sabi ni Sec Vega, na Yusek Vega, na yung mga ICU ay on a danger zone. Will we ever run out of hospitals for COVID patients?
not under the system adopted by USEC Vega, no? Kasi nga pakiusap lang natin sa mga pasyente, makinig lang po tayo kung saan tayo dapat pumunta at wag na tayo mag-insist, wag na tayo mag-worry kung puno ang isang hospital, i-refer naman po kayo sa iba pang hospital. Pangalawa po, pinakikiusapan din natin mga hospital kasi talagang meron silang allotment for both hospital beds and ICU beds for COVID patients. So isa sa ginagawa po ni USEC Vega, pinapakiusapan din niya kung po pwedeng ma-increase pa rin yung allotment for COVID patients. No, I understand na dito sa mga pribadong hospital nito, nakikiusap po ngayon ng gobyerno kung puno na yung 30% capacity for ICU beds, kung po pwede gawing 50% capacity naman for COVID patients. Sir, last two questions. So arbitration, sir, China's called it illegal, invalid. Pero sabi rin ni Presidente before that he will raise it at the right time. Now, question is, kailan yung right time na yun? And then is it too late because China is being confident of its position? And where does that confidence come from, you think? Maraming beses ko na sinagot po yan, no? Hindi po mabubura yung decision na yan. And that decision under international law is evidence of the applicable customary norm. It is there as a subsidiary norm, subsidiary source of international law. So wala pong kahit anong po pwede mangyari na hindi po mabubura yan unless completely sabihin natin na tinatakwil natin yan at hindi po natin gagawin yan, no? Because the ruling was to our favor. Pero gaya na aking sinabi, we will agree to disagree on the arbitral award and we will proceed with our friendly relations and yung mga bagay-bagay na po pwedeng isulong, isusulong, yung mga hindi pa po pwedeng maresolba ngayon, isasantabi. Sir, bakit kaya emboldened yung China to make such statements? I don't think they are emboldened. They have been consistent in their position and so have we been. Yun lang po yan. Sir, last concern lang. Yun pong ilang members ng MPC are kind of concerned that the speech of the President in Jolo is again edited. Is this going to be a policy already of the Malacanang to edit the President's address and air it at a later time? Hindi ko po alam kung edited yan. Unfortunately, hindi po ako nakasama. And Joseph, I'm telling you the truth. I was weighing the option of going to Jolo dahil di pa ako nakakarating sa Jolo and not hold a press briefing because the departure time yesterday was 12 noon. No? Sasabay sana ako kay Secretary Lorenzana. But I opted to discharge my job. I held the press briefing. So wala po ako doon. I don't think it was, hindi ko po alam if it was edited. Okay? Hindi naman siya, sir, policy na edited na tayo lagi. Hindi naman po yan policy, no? I don't think there's ever a policy to that in that regard. Okay, thank you for the answer. Thank you. Thank you, Joseph. Next, back to you, Sec. Rocky, please. Yes, Secretary, from Cecil Morelia of French News AFP, may we have the Philippines' reaction po, U.S. Secretary of State Mike Pompeo, comments on the South China Sea, where it seems the U.S. is now taking the side of the Philippines, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and Brunei against China claims? Well, I've answered that po, no? The great powers, as they escalate their rivalry, will woo us into their side. We will be sure that we will advance our national interest. And meanwhile, we want all parties involved to abide with the rule of law, particularly with the UN Convention on the Law of the Sea. Ang importante po ngayon, atupagin natin yung pagpapatupad ng pagbubuo at pagpapatupad ng Code of Conduct nang maiwasan po yung tensyon sa lugar na yan. Opo, Secretary, may... Next Opo. Question, please. Secretary, basahin ko na lang din po yung tanong ni Julie Aurelio about South China, South China Sea pa rin po. Ang tanong lang niya na ito po yung sinabi niya na yung comment daw po ng Palacio on the U.S. Formal opposition of China's claim in the South China Sea, U.S. State... Mike Pompeo described China's campaign as a Mike makes right to coerce and intimidate Southeast Asian countries. Also, what is the ano daw po ang take ng Palace on China's rejection of DFA Secretary Teodoro Locsin Jr.'s appeal for China to respect the 2016 arbitral award? The Chinese embassy said the award was illegal and invalid. Nasagot ko na po yan.
we have, meron po talaga tayong differences pagdating sa arbitral award. We will agree to disagree. We will proceed with our bilateral relations because after all, the arbitral award is not the sum total of our relations with China. Yes, Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. The Chinese embassy spokesperson in Washington was quoted as saying that the U.S. is not directly involved in disputes and it has been interfering in the issue under the pretext of preserving stability. It is flexing its muscles, stirring tension, inciting confrontation in the region. So where do we stand? Well, malino po ang salita ng ating presidente habang umiinit ang rivalry sa dalawang bansang Amerika at China. Kinakailangan itaguyod natin at isulong ang pangnasyonal na interes ng Pilipinas. That's where we stand. Okay. On another plane, Secretary, you mentioned that Mactan Airport has already come up with a new strategy for testing. Dr. Rabindra Abhyasinghe, in a forum with FOCUP a few minutes ago, said it would be best to reduce the waiting time for tests to 24 hours. What other strategies have we have that it becomes a national program? In fact po, ang pag-aantay natin ngayon sa resulta, 24 hours. Sa Taguig po, ganyan ang palisiya, 24 hours. Ako po, nagpa-swab din ako yung... Before today, nagpaswab ako sa Santa Ana, programa po ng Manila Government, 24 hours po kuhang resulta. Ang San Miguel Foundation po, para sa empleyado niya at mga pribadong individual, nakukuha rin po ng 24 hours. So, hindi lang po natin pinararami ang ating testing at gaya na aking sinabi kanina, umabot na po tayo ng 1 million PCR testing. Di pa natin binibilang ang ating rapid test na ginagawa po ng pribadong sektor at ang mga lokal na pamahalaan. At ang resulta po ngayon ay within 24 hours. Ang ginawa na po natin, hinayaan na po natin yung mga laboratorio na hindi lang po isang laboratorio na mag-test po, lalong-lalo na sa mga bumabalik na OFWs at mga seamen dahil hindi nga po natin kakayanin na sustentuhin yung mga OFWs na bumabalik na mas mahigit pa sa dalawa o tatlong araw sa mga hotels no, habang nag-aantay ng PCR test. So, importante po na hindi lang mas marami ang testing, importante rin na mas mabilis po ang resulta dahil gobyerno po nagbabayad kapag kina-quarantine natin ang mga OFWs na umuwi po galing sa iba't ibang parte ng daigdig. Pasisiyasat po kaya ng tanggapan ng Pangulo o Department of Health yung nangyari sa Cebu na isang nasawi ay nabigyan pa ng clearance, wala na siyang COVID-19? Well, alam niyo po, I understand that the city's health officer has taken full responsibility for it and we leave it at that. Pero panawagan po, ingatan natin ang ating data gathering. Thank you. Thank Salamat you, pa. Melo. Yusek Rake again, please. Opo, tanong mula kay Chris Jose ng Remate, Remate Online. Umapila po si Senator Amy Marcos sa pamahalaan na ibenta na lamang ang ari-arian ng gobyerno na wala namang pakinabang upang makalikom ng dagdag na pondo pantugon daw po sa pandemyang COVID-19. Kulang daw po kasi ang 140 billion pesos na inilaan ng mga economic managers sa ikalawang stimulus package. Mas mabuti na po ang magbenta ng mga ari-arian ng pamahalaan na wala namang pakinabang kaysa daw po mangutang. Ano ang reaction daw po ng palasyo dito? Well, ulitin ko lang po ang sinabi ng presidente. Talagang ibebenta niya ang lahat kung kinakailangan ng taong bayan. I know that Secretary Dominguez has expressed a different view, but as a spokesperson, I just have to repeat what the president has said. Yun po ang sinabi ng presidente. Kung kinakailangan ibenta yung mga ari-ari na yan, ibebenta para sa taong bayan. Doon na lang po yan. Opo. Secretary? Tanong mula kay Randy Canedo of Dabig C Radio, posible po ba na dinggin ang apela ng Davao City na huwag nang ibalik sa GCQ ang Davao City? Kontrolado at disiplinado naman ang karamihan sa Davao. May proseso pong pinagdadaanan yan sa IATF, may mga criteria. Titingnan po natin hindi lang yung bed capacity, titingnan natin yung threat to the economy at magkakaroon naman po ng decision yan. Okay, mukhang wala nang question. Si Pia Gutierrez, please, Secretary, of ABS-CBN.
Hi, sir. Good afternoon. Sir, regarding the speech of President Duterte yesterday, you said that you're unaware that the speech of the president was actually edited. So this means that you were not able to watch the speech in full. So how can you be so certain, sir, that the president was not actually referring to ABS-CBN in the context of the oligarchy that he was able to dismantle? Because I go by his prior statements. Alam niyo po kami dito sa opisina ko, lahat po ng sinasabi ni Presidente, kinakapture po namin yan at ini-index namin. No? So pagdating sa oligarchy, paulit-ulit po niya sinasabi, well, bati na naman sila ngayon. Pero palagi po niya sinasabi, MVP, Ayala, Lucio Tan, dahil ito po yung siya mismo talaga ang umaksyon. Sinabi talaga niya, at ako pa nga tinalaga niya, naalala niyo, ako, nung wala ako sa gobyerno, si Harry Roque ang pasasampa ko ng kaso laban kay MVP at sa mga Ayala dahil sa water concession agreement. No? So, it's on the basis of his prior contemporaneous statements. So, but can we ask Malacanang to air the entire speech na lang, sir? Well, hindi po ako yan. No? That's sa PCO RTVM. Alright, sir. Sir, kasi on the same day that President Duterte talked about dismantling the oligarchs, House Speaker Alan Peter Cayetano posted in Facebook saying that the denial of ABS-CBN's franchise was actually a move against the oligarchs. He claimed that the owners of the ABS-CBN, and I'm quoting from his Facebook post, actually protect and grow their fortunes by controlling and abusing the system, and that they also deprive the country of billions in much-needed funds by skirting and bending the law. Do you think that this is a coincidence, or is this connected with the president's statement regarding his claim that he has dismantled the oligarchs? Well, alam niyo po, I have no authority to speak for Speaker Cayetano, no? So perhaps you can ask that question from Speaker Cayetano. Alright, sir. Sir, last na lang. So what can you say to critics who point out that while President Duterte moves to dismantle oligarchs, he's in fact building his own brand of cronyism, he's building his own oligarchs. For instance, I'm referring to an article in Nikkei Asian Review published last year who pointed out to the spectacular rise of Dennis Uy, for example, during the Duterte administration. Walang alam ko naman po, mayaman na si Dennis Uy dati pa. So, kung akalain niyo pong yumaman si Dennis Uy, siguro po mas mayaman na siya ngayon, pero sa mulat-mula, mining po sila. Sila po yung sa diwalwal. So, hindi na po sila kinakailangan tulungan ng presidente para lumaki. Yan po ang pagkakaalam ko sa background ni Dennis Uy. Thank you very much, Mia. No cronies po. President Duterte has no cronies. Wala po. Kasi si Dennis Uy po, they built their fortune because of mining in gold in diwalwal. So, no one can doubt naman po na talagang gold producing yung diwalwal. No? So, wag po natin isipin na yung kayamanan niya is because of President Duterte. Dati na po siyang mayaman. Okay? Thank you, Pia. Yusek Rocky, please. Opo. Okay, Secretary, from Francis Wakefield of Daily Tribune, Russia, according to reports, have become the first nation to complete clinical trials of COVID-19 vaccine on humans. According to the reports, the vaccine has proven the medication's effectiveness. There was, however, no further information on when this vaccine would enter the commercial production stage. Can we get daw po the palace comment on this? I hope it's true. Kasi alam niyo naman po, hindi mababalik sa normal ang buhay natin kung walang vaccine. At dahil naman po sa bagong pulisiya ng presidente natin, independent foreign policy, kung saan kaibigan tayo ng lahat at kalaban ng walang kahit sinong bansa, inaasahan po natin na kung mayroong vaccine ma-develop ang mga Russians, isishare po nila yan sa atin. Apo. Okay. Wait, meron pa palang maraming salamat kay Mayor Lino Cayetano. Mayor, congratulations and thank you. And of course, dahil wala na pong further questions, I'd like to thank the members of the Malacañang Press Corps as well as Yusek Rocky. So Pilipinas, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabing, ingat po tayo.